So ayan mga kuisto, dito tayo sa ating lupain, no. So tawag nito, magbubungkal tayo ng lupa, no. So ayan, nandito tayo sa ating park. So ayan, ayan yun naman yung park natin. So ayan, may pinapatayo tayo doon na gasoline station. So budgetan pa natin yan, kung kaya ng budget natin yan. So ayan, magbubungkal tayo ng lupa. So tama ko si ating father, Dennis, ang aking ama. Nagbubungkal kami ng lupa ngayon. So maganda na lang ang pagtanawin dito, mga guys. Kita nyo yung ating bundok, okay? Mapuno din naman. Saka yung ating kalangitan, okay? Maganda naman ang panahon, no? Medyo parang uulan, no? Parang uulan pero hindi. Akala mo lang yun. Ayan, fake news. So yan, so yan, magbubukal na muna tayo ng lupa dun mamaya. Ayan, may mga time dun na maisa dun. Ayan, may maingay na maingay na ipon dun sa ibabaw. Dalawa sila naglalaro, mga ipon, no? Baka na ganyan sila. Sana, baka kayo din, no? Diba? Change oil din pag may time. Ayan. So magsisimula na tayo magbungkal nitong lupa. Ayan yung trabaho ngayon, mga boys, no? Farming tayo ngayon kasi mura ng bigas. Tig 20 ng bigas, no? So mag-farming tayo kasi mura na. Baliktad. Magpa-farming tayo, mura na ng bigas, magpa-farming pa tayo. So ayan. Ayan, no? Lap trip, no? Sige, ayan. Dito muna, hanggang dito muna, boys, ha? At magbubungkal muna tayo ng lupa. Ayan, mamaya ay ano ko sa inyo, i-videoan ko kung paano magbungkal ng lupa, no? Ayan. Kung pwede, sasakay din tayo dyan at magbubungkal tayo ng lupa. Ayan. So ayan, lapitan muna natin yung tractor, no? Para makita ninyo. Ayan, nandyan na yung tubo, no? Nag-aantay na lang yan para sa ating gasoline station, no? So inaantay lang natin yan para ma ayan, no? Ay, hindi para sa gasoline station ito. Mukhang para ito ata sa daanan natin ng kuryente ito. O dito lang nila nilagay. Oo. Ayan, ito na. Pagbungkal ng lupa gamit ang Kubota L35-08. Para kanya mabungkal yung lupa. Umulan naman kahapon, so tamang tama lang din ito. Nakaano na yung lupa na yun. Medyo hindi na siya masyadong matigas. Yan, no? Yung lupa natin, yun. Nabungkal niya, no? Mas maganda din kasi, guys, kung itong gagamitin natin, no? Mahal nga lang, no? Pero ganun talaga, kailangan natin mamuna. Oh, ang ganda ng mundo ko. Yan yung view dito. So kung magkakapera-pera tayo, ayusin natin to, no? Maglagay tayo dito ng wala, eh. Magiging mura yung bigas, eh. Pag maging mura yung bigas, eh, wala na tayo. So siguro yung mga maganda dito, lagyan natin ito ng resort, no? Maganda ang view. Ganyan yung view natin dyan. So tapos pag medyo mamayang hapon, magsa-sunset, maraming ibon ka makikita dito na lumilipad, no? Maraming ibon na lumilipad dito papunta doon. Ayan, nakikita nyo nga, ibon dyan, no? Maraming ibon. So maganda din dito mag-unwind-unwind lang, no? Ayan, ang ganda ng langit, diba? Mamaya ako naman magdadrive niyan at ako naman magbubungkal. Medyo naninibago pa ang ating si Papa, no? Ang tatay ko. Medyo naninibago din na
i-drive itong ano kasi matagal na din siyang hindi nag drive nito. Yun nga dahil sa mga lockdown, no. Dito na yung tractor, papunta na dito sa atin. Mukhang masipag pa si Papa. Ayaw tayong ipa ayaw niyang magpaano ng tractor. Probinsya guys, no? Ang buhay sa probinsya talagang relax lang, no? Yan, may munting kubo kami doon sa gitna na yon, pero iwan ko lang kung okay pa ang kubo doon. So dito muna. Yan, patuloy na pagbubungkal ng lupa. So, yung dito sa kabila, hindi na natin binungkal yan. Kasi nga, gagawin na yung gasoline station. So, yun yung nandun sa loob yun, yung ating ano yun. Yung ating furniture shop, at saka yung ating solar dryer, at saka mechanical dryer. Nandun, no, para sa mga palay yun, no. So hindi po nakakalam, yung palay po natin pagkatapos po nating anihin binibilad po natin sa araw. Yung isa naman po minsan pag nabasa po ng ulan, so ginagawa po ng iba po ginagamitan na nila ng mechanical na pagdadry, no. So gumagamit tayo ng blower doon, no. Blower, no, para madaling mag palay natin. So nandun naman sa mga vlogs natin, nakikita nyo naman yung kung ano yung ginagawa dun sa furniture, no. So meron na kayong ideya. Sa mga gusto pong magtanong, sa gusto pong sa akin na punan ko naman yung mga furniture, mga ganyan, kung paano gumawa ng furniture, ideya, magkano, ganyan. Pwede din po kayong mag-comment down below sa ating YouTube channel, no? Para mayroon kayong ideya, no? Tsaka itong farming din natin, no? Kung ano po ba yung mga paraan ng pag-farming.
So, kasama na din to sa ating mga content-content din. Libre. Libre tanong, walang bayad. Ay! Ayan. 20 bigas, sana all. Ayan. 20 bigas. Pero mahal naman yung crude at gasolina. So, paano mangyayari yun, no? So, magic, no? Magic. Magic yun. Mag-aangkat tayo ng palay. Mas lalong magiging magkaroon ng presyo yung ano, yung mga palay pa ganyan, di ba? Kung mag-aangkat tayo ng palay. So, malabong gawing 20 yun. Pero kung bibilin nila ng government na ito, yung bagong government na ito, kung bibilin nila yung palay ng farmers natin, hindi naman basta-basta ibebenta ng farmers ng mura yan kasi mahal nga yung puhunan, no? Mahal yung puhunan eh. So, di pwedeng ibebenta ng mura yun. So, talagang mapupunta sa mahal yun. Unless, yung gasoline natin, o yung, at saka yung crudo natin, eh, bumaba. No? At saka yung pasahod sa tao, bumaba. No? Kung bababa yan lahat, pasahod sa tao, crudo, at saka gasolina. Ganyan, no? Mga pagkain din, no? Kasama din pagkain dyan, kasi kung mahal din yung pagkain, eh kailangan din mahal din yung ano, mahal din yung pambayad sa tao na gagawa nito, no? Gagawa ng ating farm. So, kung hindi yan na bababa lahat, eh di bababa yung bigas, no? 'Di ba? Logic lang 'yan, 'di ba? Logic basic lang, no? So, mahirap 'yang gawin. Magic 'yan, magic. So, ayan, no? Pag tignan yung mga ano, yung mga palay, yung mga mais, yung mais yun sa kabila, guys, oh. Kung titingnan mo, guys, parang wala ka lang problema, no? Pero actually maraming problema 'yan. Yung mga mais na 'yan, maraming problema 'yan, no? Kasi ano 'yan, hindi naman 'yan ni hindi naman basta-basta tutubo 'yan. Kailangan niya ng ano, kailangan niya ng mga fertilizer para maging masagana ang kanyang paglaki, 'di ba? So, maraming problema yan. Kung nakikita nyo yan, nabubuhay, naisip mo lang, ay pera yan, no? Pero pag nandito ka na, pag ikaw yung nasa kalagayan yan, at kung ikaw naman yung nagpipinance yan, eh talagang sakit sa ulo yan, no? Oo. Una, paano mo ibibenta? Eh pag, number one yun. Number two, eh murang binibili. O, diba? Hindi mo din mabibili. Number three, diba? Ibibilad mo pa yan, ipapakrack corn mo pa yan, 'di ba? So, marami pang ano diyan, marami pang dadaanan diyan. Ayun. So, kung sa produkto lang, madali lang maggawa ng produkto. Yung pinaka-problema lang talaga dito kung paano mo ibenta yung produkto mo, no? Na hindi ka lugi. Doon tayo magkakaroon ng problema. No. Sa produkto lang, guys, kahit sino pwedeng gumawa ng produkto eh. No. Kahit kayo diyan yung mga maliliit lang diyan sa maliit na parte dyan sa bahay nyo, kung may maliit kayo na lupa, pwede kayo magtanim ng mga talong dyan eh. Kamatis, ganyan. Mapaparami nyo din yan eh. Diba? Kahit sa kunting lupa na yan, pwede kayong mga 3 kilo ng kamatis dyan. Yung problema nyan, saan nyo ibebenta? Diba? Magkano nyo ibebenta? Sino ang bibili? Yan yung problema mo. Ayan. Doon ka magkakaroon ng problema. Ayan, medyo hapon na. Ayan. Oras na dito, guys, mga alas 3 na, no? So late na kami dito kasi kanina inayos pa namin yung tractor na 'yan. Inayos namin 'yan kanina. So naka-maintenance check na din 'yan kanina. So, tiningnan ko din yung mga ano niya. Mga goma niya, mga bolts niya, battery niya. No, so check natin 'yan para hindi tayo malagay sa alanganin, no?
lalo na yung kanyang mga oils and tapos ito lubricant niya no sa kanyang mga makina no, so kailangan niya na yan ng maintenance niya. Pesos, 20 pesos ha. Sana abutan 20 pesos nyo.